Okay, hello. Ang lecture natin ngayon tungkol sa social psychology. Medyo matagal na since nag-deliver ako ng lecture under ng social psych. Pero itong topic natin, meron tong overlap sa sikolohiyang Pilipino. Pag-usapan natin, cultural orientations and human conflicts. But before I start this lecture, gusto ko lang muna basahin itong Philippians chapter 2 verse 4. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Mamaya as we go along, makikita ninyo paano ito konektado sa lecture natin ngayon on cultural orientations and human conflicts. The first thing we have to highlight here, syempre, yung term na cultural orientations. Marami na akong lecture na nagawa dito kung ano bang ibig sabihin ng cultural orientations. Merong dalawang expression yan, individualism and collectivism. So if you want to understand better or deeper yung dalawang yan, I highly recommend basahin nyo tong journal article na to, or kung tamad kayong magbasa, pwede nyo na lang panoorin yung lecture ko on cultural orientation. So gumawa ako niyan sa Filipino Psychology Lecture. Hanapin nyo itong title na to, panoorin ninyo, magkakaroon kayo ng maliwanag na idea on cultural orientation. At this point, tatandaan nyo lang na ang cultural orientation, again, may dalawang expressions yan, individualism and collectivism. So in bird's eye view, no, para lang mabilis, yung individualism and collectivism, mga expected thinking patterns and behaviors yan. So going back, merong mga expected thinking patterns and behavioral patterns under individualism and collectivism. Okay? So yung mga expected patterns na yan, ang main point ng lecture natin for today, no, is most of the time, dyan nagsisimula yung human conflicts. Bakit tayo nagkakaroon ng pag-aaway? Bakit tayo nagsasagutan? Bakit tayo nagkakainitan ng ulo? Later on, you will see, konektado din to sa gera. Bakit nagkakaroon ng gera yung iba't ibang mga nations? Malaki ang kinalaman ng cultural orientations. Hindi nagkakaintindihan ng mga tao because of these differences in cultural orientations. May ibang tao kasi, mas mataas ang individualism compared to collectivism, while some people, baliktad, mas mataas ang collectivism kaysa individualism. Again, if you want a better understanding of these two, ulitin ko, panoorin nyo yung lecture ko dyan under ng Filipino Psychology. Now, in connection to cultural orientations and human conflicts, magandang panoorin yung Rush Hour movies. Kasi, yung mga nangyayari dito sa Rush Hour movies are perfect illustrations kung paano nabubuo ang human conflicts based on differences in cultural orientations. Dito sa movie na to, marami mga troubles na nangyayari, marami mga away na nangyayari between Jackie Chan and Chris Tucker kasi magkaiba sila ng cultural orientation. Si Jackie Chan, mataas ang collectivistic cultural orientation niya, while itong si Chris Tucker, mas mataas naman ang individualistic cultural orientation niya. So, all throughout the movie, laging nagka-clash yung mga values, yung mga behaviors ni Jackie Chan and Chris Tucker. Kaya doon nang gagaling yung mga away nila, doon din nang gagaling yung mga troubles na napapasok nila, no, because of those differences in their cultural orientation. So for those of you na hindi pa nakapanood ng Rush Hour movie, I highly recommend panoorin nyo to para mas magkaroon kayo ng appreciation na totoong merong cultural orientations at na-express yan in two different ways, individualism and collectivism. Pero gusto kong mag-emphasize in this lecture, no, more on isang Philippine example na talagang nangyari. Kasi ito, fiction lang yan eh. Pelikula lang yan. Meron talagang nangyari sa Pilipinas na klarong-klaro yung differences in cultural orientation that led to a human conflict. Ito yung nangyari kay Coach Tab Baldwin. I'm sure yung mga familiar sa Philippine sports, narinig niya yung pangalan ni Tab Baldwin. Siya dapat yung head coach ng Gilas Pilipinas before Chot Reyes and later on Team Cone took over.
So for those of you na hindi familiar kung ano ba nangyari sa Gilas before Chot Reyes, before Team Cone, ikukwento ko dito at ito may kinalaman nga sa cultural orientation leading to conflict. Ngayon, it all started with this podcast. Okay? Naimbitahan si Coach Tab Baldwin para mag-guest. Tapos yung topic dun sa podcast na to, ano yung mga nakikita niyang problema or weaknesses sa Philippine basketball? Eh syempre si Tab Baldwin, outsider's perspective. Kasi yung nationality niya is ano siya, no? Tama ba? If my memory serves me right, isa siyang Kiwi, Switzerland, meron din siyang dugong American. Alright? So, American, Switzerland. So, napaka ano nito, no? Take note, in connection to cultural orientation, mataas yung individualism nito. So, anyway, to make the long story short, tinanong na nga siya ng mga host, anong problema sa Philippine basketball that he can see? Ito yung sinagot niya. Sabi niya, if you're a PBA coach and you don't tactically run your systems through the import, you're pretty stupid because they are given all of the advantages. Now, linawin ko lang, hindi lang naman ito lang yung sinabi niya. Marami pa siyang sinabi other than this. It's just that ito yung highlight ng sinabi niya at dito nagmula yung controversy that will happen later on. But to summarize what Tab Baldwin said, no? Ano ba yung mga major points ng statement niya na to? Ito yung mga major points. Number one, it's like he's saying na yung mga locals natin in comparison to international players, mukhang kulang tayo ng skills sa basketball. Number two, ito yung mas na-highlight, no? Sa issue on Tab Baldwin, parang ang dating sa mga Pilipino, Tab Baldwin said that Pinoy coaches lack strategies. Yun yung ano, yun yung import issue dito. 'Di ba? Yung sinabi niya dito, run your systems through the import, basically ang sinasabi ni Tab Baldwin sa PBA daw, ang basic play, ang play lang na ginagamit ng mga coaches is ipababa mo yung bola sa point guard mo. Tapos yung point guard, hahanapin nasan yung import, ibibigay yung bola sa import, pagkuha ng import ng bola, lahat na sila tatabi, bahala na siya dumiskarte. Yun daw ang pinaka-common play na ginagawa ng mga coaches na may mga imports. Kulang sa diskarte, kulang sa creativity, kulang sa innovation ang mga Philippine coaches. Kasi yung play nga, puro ganun lang. Kaya yung ibang critics nga rin, no, nakita rin daw yan sa recently concluded na FIBA World Cup where si Jordan Clarkson, kapag nabigay sa kanya yung bola, siya na yung bahala, lahat ng players tatabi na, one-on-one plays. So lumabas na naman daw yung ganong sistema ng mga Filipino coaches and who was coaching Gilas Pilipinas during that time, si Coach Chot Reyes. Okay, so again, hindi ako nagsabi niya, no? Ito yung mga observations ng mga sports writers and sports critics. Anyway, so going back to this slide, ito yung dalawang major points na nabanggit ni Coach Tab. Now, nung nabanggit niya yan, syempre, these words went viral. Marami mga Filipino coaches in basketball ang nasaktan, na-offend sa mga sinabi ni Coach Tab Baldwin, especially dito sa point number 2. Okay? One example of a coach, no, na na-hurt sa sinabi ni Coach Tab, itong si Coach Louie Gonzalez. Dati itong coach ng assistant coach ng DLSU, Green Archers, if I'm not mistaken. And if I'm not mistaken, nagko-commentator siya ngayon sa isang liga dito sa Pilipinas. So sabi niya, we are being underestimated as Filipinos here. And it is not just the coaches here, the PBA and its officials, it is our capabilities. This is an attack on Filipinos and I strongly condemn that. So, nasaktan talaga siya sa sinabi ni Coach Tab Baldwin. May isa pang coach, local coach, well-known coach ang nasaktan. Sikat na sikat to. Kung nasa Philippine sports ka, I'm sure you've heard the name of Coach Yeng Giao. Ito talaga, galit na galit si Coach Yeng. No? Sabi niya, who is he to say that?
Does it mean that winning UAAP championships gives you the right to say that in public? Kasi nga si Coach Tab, marami siyang championships sa Ateneo. So parang sinasabi ni Coach Yang Yao dito, hindi porket marami kang championship, pwede mo lang sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Okay, so basahin niyo lang yung mga sinabi ni Coach Yang dito, pero hindi pa tapos si Coach Yang. After he said these words, anong sinabi niya about Coach Tab? Si Coach Tab daw is so entitled, is so superior, and so full of himself. So talagang ganun ka nasaktan si Coach Yang based on the words na binitawan ni Coach Tab Baldwin. Right? Meron pang isang coach na na-hurt. Pero itong coach na to, I was surprised kung bakit siya na-hurt. Hindi ko ina-expect that he will be sharing the same sentiments as the Filipino coaches. Sino yung coach na yan? Si Coach Tim Cone. Bakit ako nagulat na si Coach Tim Cone nasaktan din doon sa sinabi ni Coach Tab Baldwin? Kasi si Coach Tim Cone, in terms of ancestry, Kano rin. Diba? Tulad ni Coach Tab. So ako ina-expect ko na si Coach Tim individualist din, katulad ni Coach Tab. At ang mga individualist, ang mga tao na highly individualist, sanay sila sa mga ganong comments. In fact, sa Amerika, mas matitindi pa nga yung mga sinasabi nila against each other, pero sa kanila, yung tolerance nila for straightforward statements, kahit negative, matitindi. Knowing Tim Cone, syempre, Kano yan, akala ko, maintindihan niya yung sinabi ni Coach Tab, pero hindi. He was also hurt. Sabi nga dito sa headline, Cone offended by Baldwin's statements. Okay? So, nasaktan din siya. Tulad ni Coach Louie, tulad ni Coach Yang. But takes a non-confrontational approach. Ito rin surprising. Kasi yung pagka non-confrontational, it's also a very Filipino trait. Unlike highly individualistic individuals. Ang mga highly individualist kasi talagang they love to confront. They will say it to your face that they hate you. They will say it to your face to get lost. Pero itong si Coach Tim, non-confrontational. Pero again, highly individualist ito. Supposedly. Diba? Bakit parang nakuha niya yung pagka non-confrontational ng mga Pilipino? Kasi mga Pilipino ganyan eh. In general, we are non-confrontational. Kaya diba sa mga international politics issue, ayaw natin ng kaaway. Ayaw natin inaaway ang China. Ayaw natin inaaway ang Amerika. Gusto natin friend tayo ng lahat. Kasi nga, yan ang trait ng pagiging Pilipino. Gusto natin lahat, pinapakisamahan natin. O again, kaya nga na-surprise ako, bakit si Tim Cone Kano, pero marunong makisama, non-confrontational, mukhang Pilipinong-Pilipino na siya. Kaya based on this analysis, no, magkakaroon tayo ng isang insight na pwede ka palang maging Western in ancestry, pero Filipino ka na by heart. Pusong Pilipino ka na kahit dugong Amerikano ka. And I think naging totoo yan kay Coach Tim Cone. Kasi kung pag-aaralan mo yung history ni Coach Tim, ang tagal na niya sa Pilipinas, if I'm not mistaken, more than 20 years na yan, nasa Pilipinas. Nagkaroon na yan ng bahay dito sa Pilipinas, dito na nagtrabaho yan, nagkaroon na rin ng pamilya yan dito sa Pilipinas. So, posible, in those long years, na-absorb na niya, na-enculturate na niya yung ways of Filipinos. Kaya siguro, naki-empathize na siya sa mga Filipino coaches at naging non-confrontational na rin siya tulad ng mga pangkaraniwang Pilipino. So that's a very good insight that you can remember. Yung culture na na-absorb mo can transcend your ancestry. So ano nangyari? To make the long story short, dahil sa maraming coaches ang nasaktan, yung Philippine Basketball Association, binigyan ng parusa, binigyan ng tawag dito ng fine si Tab Baldwin because of his statements. Because during that time, si Coach Tab Baldwin was also working as a team consultant sa isa sa mga teams sa PBA. Ibig sabihin, empleyado din siya ng PBA, kaya merong power yung PBA to give him a fine. Pero hindi pa natapos dyan. No? After the fine, dyan na rin daw nagsimula yung unti-unting pagkawala ni Coach Tab Baldwin sa Gilas Pilipinas program. Because again, as I've mentioned, si Coach Tab, during these times,
malaki ang control niya sa Gilas Pilipinas program. So may mga usap-usapan na dahil sa incident na ito, ito yung naging cause na unti-unti niyang na-let go yung control niya sa Gilas Pilipinas program until it came to a point na hindi na siya yung naging head coach ng Gilas Pilipinas. Maraming theories, bakit siya nawala, no, nag-resign daw o yung iba naman nagsabi at tinanggal talaga, nobody knows. Ang bottom line, eh nawala siya sa Gilas Pilipinas program at marami ang nanghihinayang kasi yung nabuong team ni Coach Tab Baldwin during that time, talagang malakas na. Very solid. Ito yung mga players na talagang siya ang nag-develop. Ito sana yung mga players na ilalaban, no, sa mga future basketball competitions. Eh, nawala na nga si Coach Tab, so marami sa mga players na to, eh, naglaro na lang sa ibang mga liga. Yung iba dyan, nag-Japan. Yung iba, nag-Korea. Yung iba, nagpa-draft na sa PBA. Alright? Pero hindi pa tapos yung storya, no? So, again, marami nang hinayang sa team na yan. Nawala ni si Coach Tab sa Gilas Pilipinas program. Fast forward, nag-focus na lang si Coach Tab sa Ateneo. Okay? So, nag-focus na lang siya doon. Pinarami pa niya yung championships ng Ateneo. To make the long story short, meron na naman siyang, ano, meron na naman siyang guesting sa isang podcast. Right? So, syempre, yung mga host doon sa podcast na yon, tinanong siya kung ano ba yung mga adjustments na ginawa niya after the controversy that he experienced dito sa Philippine society. Okay? And napaka-interesting nung mga sinagot niya. Nagpaliwanag siya in connection to what happened during the controversy. So, ito yung sinagot niya, no? Naiintindihan naman daw niya. Kaya hinighlight ko dito yung word na understands, no? Naiintindihan naman niya yung reaction ng basketball community during the time nung nasabi niya yung mga comments niya doon sa isang podcast. Right? So, let me just read this part. When asked during an appearance in the Zoom In on Spin livecast how much he has made compromises, gaano katindi yung adjustment na ginawa ni Tab Baldwin after the controversy, ano sinagot ni Coach Tab? Gaano katindi yung adjustment niya? Probably more than I like to and maybe not as much as I should have. Anong ibig sabihin yan? Nag-adjust siya. Pero, labag sa kalooban niya, hindi natural sa kanya na nag-adjust siya. Okay? Yun yung sinasabi niya dito. Probably more than I like to and maybe not as much as I should have. Oh. Eh, bakit ganun yung feeling niya? Ituloy natin. Without being a derogatory term, sabi niya, I don't think sensitivity is probably the right characterization of Filipinos. Hindi tama na gamitin natin yung word na sensitive yung mga Pilipino. Mas maganda raw na gamitin natin yung word na kind or sa Tagalog, mabait. So, ang mga Pilipino, hindi tayo sensitive. Ano tayo? Kind. Mabait. Yung culture natin, shinape tayo na maging mabait in everything that we do. And that's, I think that's true, no? In Filipino culture, talagang yung word na mabait, yung adjective na mabait, it's a very positive quality. Kapag natawag ka na mabait na bata o mabait na asawa, eh talagang very positive yan. Kasi nga in our culture, we are conditioned na dapat kind tayo to everyone. We are kind with the words that we say. So as much as possible, ayaw natin nagsasabi ng mga words na hindi mabait. Gusto natin lagi tayong soft. Gusto natin hindi tayo makakasakit. So yun ang observation ni Coach Tab. We are kind. Okay? Hindi tayo sensitive. What's the right word? Kind. So sabi ni Coach Tab, he continues, no? I think they are kind-hearted and when they see somebody like me, ito, this is very interesting, kaya kinolorblo ko to, like me. Ano ba yung like me? Ano ba si Coach Tab? Who is blunt and to the point. Ano yung pagiging blunt and to the point? Mga characteristics yan, katangian yan, ng isang taong mataas ang individualism. So kapag mas mataas ang individualism mo than your collectivism, most likely blunt ka. Most likely to the point ka. Dinediretso mo kaagad yung tao. Sinasabi mo yung iniisip mo without sugarcoating. So tanungin mo siya kung okay ba yung haircut mo
kung napangitan siya, sasabihin niya talaga ang pangit ng haircut mo. Hindi niya isusugarcoat. They will say what they want to say, what they are currently thinking. No pretensions. Alright? So, they probably mischaracterize it as not kind-hearted. I think I am. Now, this is very interesting. So, sabi ni Coach Tab, no, ang mga Pilipino, na misinterpret siya. Akala natin mga Pilipino, hindi siya mabait. Bakit? Kasi nga, naging blunt and to the point siya. Pero sa pananaw ni Coach Tab Baldwin, yung ginawa niya, yung pagiging straightforward, para sa kanya, kabaitan yon, kindness yon. Now, that's very interesting. Ang lesson na matututunan natin dito is different groups of people may have different perspective in a behavior that somebody does. Okay, so again, yung pagiging straightforward ni Coach Tab Baldwin, anong interpretation ng mga Pilipino? Hindi mabait. Right? E anong interpretation ni Tab Baldwin sa ginawa niya? Kabaitan yon. Oh, let's continue to further dig deeper into this. But I'm a firm believer in the truth. Sabi ni Coach Tab, I've always been a person that wants to hear the truth about me no matter how much it hurts me because I felt I couldn't improve myself. It hurts me because I felt I couldn't improve myself if I didn't know what my shortcomings were. Ngayon, yung yellow words na yan, yung ganyang attitude, pang-individualist kasi yan. Galing yan sa mga highly individualistic societies. Ganyan sila. Para sa kanila, ang pagiging mabait, ang pagiging kind, sabihin mo sa akin yung totoo kahit masakit, kahit negative. When you do that to a person, naging straightforward ka, sinabi mo sa kanya yung weakness niya, kahit masakit, hindi ka nag-sugarcoat, para sa kanila kabaitan yon. Ang problema tayong mga Pilipino, dahil nga iba yung definition natin ng pagiging kind, because we are highly collectivistic, hindi natin ini-interpret yan as pagiging mabait. Diba? Ang tawag natin dyan, masyado ka namang prangka, masyado ka namang masakit magsalita, masyado namang matalas ang dila mo. You see the cultural differences there. Kaya tayong mga Pilipino, no, in connection to this, meron tayong kultura na ang tawag paligoy-ligoy. Ang ibig sabihin ng paligoy-ligoy, hindi natin sinasabi straight to the point kung ano yung gusto nating sabihin. Meron tayong sasabihin na statement, pero under that statement, meron pa tayong ibang ibig sabihin. We are not comfortable saying to that person kung ano talaga yung gusto nating sabihin. One good example of that would be, let's say, gusto mong makasama ang isang tao. Tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay na itetext natin, nasan ka, gusto kita kasama. Right? That's too straightforward. Masyadong offensive sa atin yon. So, anong sasabihin natin sa text? Te-text mo, saan ka? Right? Pero sa totoo lang, yung text na saan ka, gusto ba talaga nating malaman yung geographical location ng taong tinext natin? Hindi. Ibig sabihin ng saan ka, nasaan ka, gusto kitang makasama, samahan mo ko. See? But we will not text straight to the point, gusto kita kasama, samahan mo ko. Kasi nga, meron tayong paligoy-ligoy culture. Even in courtship. Pagdating sa dating, halimbawa, yung isang Pilipino, meron siyang na-typean in a social gathering. Oh, may lalaki, meron siyang na-typean na isang girl. Tatanungin ba niya straight to the point? Straightforward kung yung girl ba single? Siyempre hindi. Kasi tayo mga Pilipino, pag ginawa natin sa kultura natin yon, single ka ba? Ah, negative ang connotation doon. Masyado kang atat. Masyado kang mainit. Diba? So, anong gagawin? Imbis na sabihin mo o itanong mo straight to the point kung single siya, magbibigay ka na lang ng mga fishing questions. So, sabihin mo, wala bang magagalit kapag yayain kita mag-coffee? Yun. O wala bang magagalit kapag hiningi ko number mo? Yun. Diba? Pero ang ibig mo sabihin talaga is tinatanong mo kung single ba siya at pwede ba siyang ligawan. See? Yun yung ibig sabihin ng paligoy-ligoy culture. Hindi natin dinediretso because we are not comfortable, because we are not trained to do that pattern of communicating. Na again, ibang-iba sa
pattern ng isang tao na mataas ang individualism tulad ni Tab Baldwin. Alright? So, yun ang naging kwento niya, no, ni Tab Baldwin in connection to the Gilas Pilipinas program. O ngayon, ano ang point ng mga pinagsasabi ko ngayon, no? Ang pinaka-application and skill na dapat nating matutunan from the short lecture is kailangan matuto tayo ng tinatawag na context reading. Bago tayo mag-react sa mga bagay-bagay, especially to behaviors of people around us na mukhang nakakairita, kailangan basahin muna natin yung konteksto kung saan sila nanggagaling. Lalong-lalo na kapag nakaka-feel ka ng emotion na inis. Naiinis ka sa isang tao. So, bago ka mag-react doon sa inis mo, bago ka magbitaw ng mga salita na manggagaling sa inis mo, kasi for sure masasakit yung mga masasabi mo kasi nga motivated ka ng inis eh. Para maiwasan mo yan, mag-context reading ka. Tanungin mo yung sarili mo, what is the cultural orientation of this person na kinaiinisan ko? Again, gawin mo yan bago ka mag-react, bago ka magsalita. Okay? Now, let me give you some guide questions para ma-practice kayo kung anong ibig sabihin ng context reading. So, halimbawa, may kinaiinisan ka. Oh, pero gusto mong i-practice yung context reading. Ito yung mga itanong mo sa sarili mo. Number one, ano ang ikinaiirita mo sa kanya? Anong behavior? After you identify, you go to number two, bakit kaya niya ginagawa yung behavior na yan na ikinakairita ko? Ito yung magic question. Ano ang culture na na-absorb niya na makakapagpaliwana kung bakit niya ginagawa yung behavior na yan na ikinakairita ko? Oh, ito na yung tinatawag kong nagbabasa ka na ng konteksto. Tinitignan mo na yung kultura na pinanggagalingan ng tao na kinaiinisan mo. And that involves what? Data gathering of the following. Aalamin mo ano yung kanyang historical background. Aalamin mo ano yung family background niya, yung current situation niya, and most importantly, ano ang cultural context niya. Lalong-lalo yung mga psych majors kasi alam nyo yung individualism and collectivism. Itong taong kinaiinisan mo, ano kaya mas mataas sa kanya? Yung individualism or collectivism? Kapag nag-gather mo na lahat ng data na yan, mababawas-bawasan yung inis mo. Yung words na masasabi mo as a reaction to the behaviors na kinaiinisan mo sa kanya, mas magiging tame, mas magiging controlled, mas magiging logical. At itong practice na to, no, yung iniintindi natin yung background ng tao, this is a very biblical commandment. Yan yung sinasabi sa Philippians 2:4, yung opening passage natin kanina. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Oh, yan yung ibig sabihin nun. Huwag lang tayo masyadong obsessed sa kung paano natin nakikita yung mundo. Dapat nag-e-effort din tayo na intindihin kung paano nakikita ng ibang tao yung mundo. Because the way we see the world is not the only way we see the world, or it's not the only way to see the world. Iba ang pananaw ng mga taong matataas ang individualism versus sa mga taong matataas naman yung collectivism. Iisang mundo lang yung inoobserbahan nila, pero coming from different points of view. Yun yung dapat nating tandaan, and we need to make an effort to understand the point of view na hindi atin. Yun yung sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 4. Yun yung connect nun. So itong biblical commandment na to, connected yan sa skill na pinag-aaralan natin ngayon, which is context reading. So balikan natin yung naging issue ni Tab Baldwin, no? And the PBA coaches, may mali ba si Coach Tab doon sa nangyari? Ang sagot ko, meron. Meron siyang mali, meron din siyang pagkukulang. Ano yung pagkukulang niya? Dahil alam niya na sa Pilipinas siya, hindi niya muna inaral yung konteksto ng mga Pilipino. Kung nalaman niya sana na mga Pilipino matataas ang collectivistic values tulad ng mga yan, teamwork, conformity, sharing, responsibility, utang na loob, hiya, pakikisama, kung inaral ni Coach Tab yan, mag-iiba yung sagot niya doon sa interview sa kanya sa podcast. Mas matetailor fit niya yung statement niya para hindi maging quote-unquote masakit sa tenga ng mga Pilipino. Eh kaso mukhang hindi eh. Talagang sinabi lang niya yung
words na mas tugma sa pinanggalingan niyang perspective, which is highly individualist. Hindi niya tinailor fit. Hindi niya ibinagay sa current culture that he is in. Pero maging balanse naman tayo dito, baka sabihin nyo, yung inaaway lang natin dito si Coach Tab, may pagkakamali rin yung mga Filipino coaches. Like for example, si Coach Yeng. Ano naman naging mali ni Coach Yeng? Sana bago siya nag-react doon sa sinabi ni Coach Tab, inintindi din niya yung background naman ni Coach Tab. Na si Coach Tab, nanggaling sa isang kultura na merong individualist values. Wherein ito yung mga values nila, independence, self-expression, self-promotion, rights, choice, competition. Kung naintindihan ng mga coaches ito na si Coach Tab ganito, mas maiintindihan nila na hindi sinabi ni Coach Tab yung mga words na yon para siraan ng mga Pilipino. Sinabi ni Coach Tab yon para tulungan ang Philippine basketball na mag-improve. Kasi nga sa kultura nila, yung pagsasabi ng totoo, yung pagsasabi ng straight to the point, kindness sa kanila yon. Diba? So parang ang lumalabas dito, nagalit ang mga Filipino coaches kasi naging mabait si Coach Tab. Of course, in the language of individualistic societies. Diba? Yung pagiging straight to the point, yun yung kabaitan kasi sa highly individualistic societies. So yun yung point dito. Kung inintindi ni Coach Tab yung current culture niya, kung inintindi ng mga Filipino coaches yung pinanggagalingan ni Coach Tab, in-apply nila yung Philippians chapter 2 verse 4, mas hindi lalaki ng ganyan yung issue. Okay, again, i-emphasize ko, yan yung kahalagahan na tinatawag nating context reading. At ito, pwede rin natin i-apply in our personal lives. Lalong-lalo na yung mga nakikinig ngayon no, ng mga psych majors, baka may mga jowa kayo, meron kayo mga partners dyan, tuwing nag-aaway kayo, i-practice nyo yung context reading. Bago kayo mag-react, bago kayo magsabi ng kung ano-ano doon sa partner ninyo habang nag-aaway kayo, isipin nyo muna itong mga factors na to. Alam mo ba muna yung history ng partner mo? Ano yung family background niya? Ano yung current situation niya? Ano yung cultural context niya? That will help you explain or that will help you make sense kung bakit hindi siya agree sa'yo at nag-aaway kayo ngayon. Gets nyo? O, kaya siya hindi agree sa'yo, kaya kayo merong hindi pinagkakaunawaan, most likely nanggagaling dito. May something dito that explains why you are fighting in the first place. At yan ang maganda dyan. Kapag pareho kayo, naiintindihan nyo kung saan nanggagaling yung isa't isa, in-apply nyo yung Philippians chapter 2 verse 4. Ano mangyayari? Yung away ninyo hindi magiging violente. Mabilis nyong maayos, mabilis mapapacify yung mga negative emotions. Kasi inintindi nyo kung saan nanggagaling yung isa't isa. Kaya mahalaga talaga yung skill na yan, no? yung context reading. From jowa fights, pwede mo rin itong i-apply in the macro level. Kung ang mga different societies lang, kung ang different countries, yung mga iba't ibang mga bansa, ipapractice lang yung context reading, maraming mga world wars ang sanang naiwasan natin sa history. In fact, that's one of the reasons kung bakit nagkakaroon ng gera eh. Kasi merong hindi pagkakaintindihan at hindi gumagawa masyado ng effort na magkaunawaan. Hindi binabasa yung context. Hindi binabasa, hindi iniintindi yung cultural orientations ng mga countries na nag-aaway. Kaya nangyayari, yung mga countries na pinipili lang yung kanilang sariling perspective, yung kanilang sariling point of view, nagkakaroon ng gera. But if only these different countries will make an effort to really analyze saan nanggagaling yung kaaway nila o yung country na meron silang disagreement with, mas mapapadali yung pag-resolve ng mga away. Diba? Kaya in connection to World War, no, gusto ko rin i-quote to, maganda to, the more we sweat in peace, the less we bleed in war. And one way to sweat in peace is talagang yung different countries all over the world mag-exert ng effort na intindihin yung isa't isa. Go out of their way. Huwag lang nilang panindigan yung kanilang sariling point of view. Tignan din nila, i-analyze din nila yung point of view ng ibang countries. Intindihin din nila yung history,
yung family, yung current situation, yung cultural context ng country na kaaway nila. And the more they do, the more these different countries understand each other in connection to this, ano mangyayari? Mas magkakaroon ng understanding, mas magkakaroon ng empathy with each other, less likely magkakaroon ng world wars. Kaya isa yan sa mga prayers ko, no, na sana yung iba't ibang leaders of the country, magkaroon sila ng conviction, magkaroon sila ng motivation na i-practice to. Na huwag lang sila masyadong obsessed sa sarili nilang mga pananaw, mag-make din sila ng effort to read the context of other countries that they are dealing with bago sila maglabas ng mga statements, bago sila mag-execute ng different decisions. Mas magiging wiser, mas magiging beneficial yung mga decisions na gagawin ng isang country kapag nanggagaling dito. Iniintindi muna yung perspective, yung cultural orientation ng mga countries na ka-interact nila. Alright? So, ganyang kahalaga yung tinatawag natin context reading in connection to cultural orientation. Ayan. So, sana marami kayong natutunan dito sa maikli nating lecture on cultural orientations. Kung meron kayong mga tanong, other examples, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.